Magandang umaga mga bata. Andito na naman tayo sa ating aralin, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, ikatlong linggo. Kumita sa pagluluto. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ang mga sustansyang galing sa pagkain ang nagbibigay init at sigla upang ang tao ay magkaroon ng sapat na lakas sa paggawa at paghahanap buhay. Ito rin ang nagbibigay kakayahan upang mapaglabanan ang iba't ibang karamdaman. Ang wasto at sapat na pagkain ay mahalaga upang ang batang tulad mo ay makapag-isip at maging matalino sa pag-aaral. Kahalagahan ng kaalaman sa paghanda ng pagkain may pagbibili. Ang pagtitinda ng nilutong pagkain ay isang kapaki-pakinabang na gawa ng pangkabuhayan. Ang kaalaman at kasanayan sa pagluluto ay isang magandang pagsisimula ng mapagkakakitaang pagkaing pangmeryenda, panghimagas na mga minatamis, pangtanghalian o panghapunan. Sa paglipas ng panahon ay maraming mga gawi at kasanayan na unti-unting nagbabago. Isa rito ay ang kainan tuwing oras ng pagsama-sama sa hapagkainan, tuwing oras ng pagkain tulad ng almusal, tanghalian at hapunan. Ngayon ay bihira na ang mga tahanang kumpleto ang mag-anak sa pagdulog sa hapagkainan. Ang pagbabagong ito ay isa lamang sa maraming dahilan kung bakit ang fast food business ay mabilis ang nagiging pagunlad sa ating bansa. Patuloy ang pagdagsa ng mga higanting negosyong pagkain sa ating bansa at matatagpuan mo ang mga ito hindi lamang sa Kalakhang Maynila, may mga prangkisa na rin sa mga pangunahing syudad sa lalawigan tulad ng mga Jollibee, Kenny Roger, Kentucky Fried Chicken, McDonald's at iba pa. Ang halaga ng mga pagkain sa mga ito ay may kamahalan din naman. Sa mga pangkaraniwang namamasukan at manggagawa, ang pagpunta sa mga kainan ay limitado para sa espesyal na okasyon lamang. Ang pagbabagong pananaw, ang pagiging praktikal lalo na sa mga panahon at pagkakataon na may kakulangan ng hanap buhay at mataas ang halaga ng pangunahing bilihin. May mga taong bumibili na lamang sila ng nilutong ulam sa halip na magbaon sa pinapasukang opisina o paggawaan. Isang kabawasan sa oras at gawain ang bumili na lamang ng nilutong pagkain para sa tanghalian sa halip na magluto pa nito sa umaga at baonin sa trabaho o sa paaralan. Ngayon ay bibigyan mo ng pansin ang pagdami ng mga karinderya, mga tindahang turo-turo, mga maliit na kainan sa mga dating silong at garahe na pinaganda ang kaayusan. May mga bahay na may karatula tulad ng nabibili ng lutong ulam, mura na masarap pa. May mga naglalako rin at naghahatid ng lutong ulam sa mga bahay-bahay. Sa panahon ngayon, malayo na ang mararating na mga niluto mong pagkain para sa ating mamamayan. I-post mo lang sa social media, FB, YouTube, at may maghahatid na rin para mabilis makarating. Nandyan ang GrabFood, FoodPanda, at marami pang iba. Kailangan ng isang matalino at mahusay na tagapamahala upang makatiyak ng kita sa puhunan. Bukod dito, ay maaari pang makapagtabi ng nilutong ulam para sa pamilya. Ang kalaman sa wastong paraan ng pagliligpit ng mga tirang pagkain upang gamitin sa kinabukasan ay isang matalinong paraan ng pagtitipid. Ang pagplano ay mahalagang batayan sa anumang balakid, maging ito ay hanap buhay o isang pangarap. Mga salik sa matalinong pagtitinda. Una, lugar ng pagtitindahan. Kalawa, puhunan sa pagtitinda. Katlo, kaalaman at kakayahan ng tagapagluto. Pang-apat, kasanayan ng mga tagapagsilbi. Panglima,
mga pagkaing napapanahon at naiibigan ng mga mamimili. Pang-anim, mga kagamitang kakailanganin sa pagtitinda ng pagkain. Pang-pito, lugar na pagkukunan ng mga kailangang sangkap. Mga gabay sa matalinong pamimili ng nilutong ulam. Ang karni ng baboy, baka at manok ay magaling pagkunan ng protina na nagpapalakas ng ating katawan at nagpapatigas ng ating kalamnan. Gabay sa pagpili ng karne. Una, ang karne ng baboy ay malarosas ang kulay ng laman at maputi ang taba. Ito ay walang di kanais-nais na amoy, malambot kapag hinawakan, ngunit buwabalik sa dating anyo kapag pinisil. Ang karne ng baka ay mamula-mula ang laman at manilaw-nilaw naman ang taba. Ito ay walang di kanais-nais na amoy. Ang karni ng manok ay malinis, makinis at walang pasa-pasa ang balat. Siksik ang laman at manilaw-nilaw sa taba ang balat. Gabay sa pagbili ng isda. Ang isda ay pagkaing mayaman din sa protina. Ito ay napagkukunan ng bitamina at mineral. Gabay sa pagpili ng isda. Ang mga mata ng sariwang isda ay malinaw at medyo nakalsa. Kung ang mga mata nito ay mapula na, ito ay binasa na. Ang kalamnan ng sariwang isda ay matigas at dikit sa malaking tinik nito sa likod. Ang kaliskis ay makintab. Ang hasang ay mamula-mula. Gabay sa pagpili ng gulay at prutas. Ang gulay at prutas ay mga pagkaing nagbibigay ng mineral at bitamina. Ang karot, malunggay, at hinog na papaya ay pawang mayayaman sa bitamina A na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Sa pagbili ng gulay at prutas, piliin ang sariwa, walang sira, pasa o bugbog. Sa mga dahong gulay ay piliin ang maganda, ang pagkabirdi, at sa prutas ay pantay at tama lamang ang pagkahinog at hindi kinalboro. Mga gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. Ang paghahanda ng pagkain ay binubuo ng mga gawaing kamay na dapat malaman at matutunan ng isang nagbabalak magtinda ng pagkain. Kabilang sa mga gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain ay mga sumusunod. Una, pagtatalop. Ito ay pag-aalis ng balat ng gulay o prutas na ang balat ay nakadikit sa laman. Ang ginagamit na pagtatalop ay maliit na kutsilyo o paring knife at maaari rin ang peeler. Pangalawa, pagbabalat. Ito ay ang pag-aalis ng balat ng gulay at prutas na ang balat ay bahagyang nakahiwalay sa laman. Kamay ang ginagamit sa pagbabalat ng mga ito. Pangatlo, paghihiwa. Ito ay ang pagputol-putol ng mga pagkaing tulad ng isda, karne, manok at gulay. Sang-ayon sa sukat at hugis na hinihingi ng recipe. Ang ginagamit sa paghihiwa ay kutsilyong mahaba o kitchen knife. Pang-apat, paghihimay. Ito ay ang paghihiwalay upang maging maliit o pino. Hinihimay ang laman ng tinapa, nilagag manok, alimango at hipon. Panglima, pagdidikdik. Ito ay pagbabayo sa almiris ng mga sangkap tulad ng bawang, mani at ulo ng hipon upang makuha ang katas nito. Panganim, paggadgad o pagkudkod. Ito ay pagkayod sa mga pagkaing tulad ng keso, papayang hilaw, buko at nyog. Pampito, paggigiling. Ito ay pagdurog ng pino sa mga pagkain tulad ng karne, karot at bigas sa pamamagitan ng gilingan. Pangwalo, pagkakaliskis. Ito ay ang pag-alis ng kaliskis ng isda sa tulong ng kutsilyo o fish scaler. Pagsyam, pagtadtad. Ito ay pagpipino ng pagkain sa tulong ng kutsilyong pangtadtad tulad ng tinataddad na sibuyas at kintsay. Pagsampo,
pagsasala. Ito ay ang paghiwalay ng likido, katas o sabaw sa pira-pirasong o buong laman ng pagkain sa tulong ng salaan o colander. Panglabing isa, pagbababad. Ito ay paglulubog ng pagkain tulad ng karne sa tinimplang sangkap upang maging malasa. 12. Pagbabati. Ito ay pagdaragdag ng hangin sa hinalong pagkain tulad ng itlog upang maging makinis at magaan ito. Maaring gamitin ang tinidor, wire whisk, or egg beater. 14. Pagtitimpla. Ito ay ang pagdaragdag ng asin, patis at tuyo, suka o paminta upang magkaroon ng lasa ang niluto. 14. Pagsusukat. Ito ay ang paggamit ng mga kutsara at tasang sukatan upang matiyak ang dami ng sangkap ng hinihingi ng recipe. Iba't ibang paraan ng pagluluto. Una, pagpapakulo. Ito ay pagluluto sa tubig na ang mga bula ay pumapaibabaw sa pinakuluan ng pagkain hanggang maabot sa boiling point na 100%. Pagpapakulo ng atay-atay o simmering. Ito ay pagluluto sa tubig na malapit ng kumulo. Ang mga bula ay mas maliit kaysa sa pagpapakulo sa boiling point. Pangatlo, pagsasangkot siya. Ito ay pagluluto ng pagkain sa mantika ng ilang sandali upang tumiim ang lasa bago lubusang lutuin. Pang-apat, paggigisa. Ito ay ang pagluluto ng bawang, sibuyas at kamatis sa kaunting mantika bago ihalo ang mga gulay o pangunahing sangkap. Panglima, pagbabali. Ito ay ang paglulubog ng ilang sandali sa kumukulong tubig upang himuwilay ang laman sa balat. Pang-anim, pag-iihaw. Ito ay pagluluto ng pagkain sa ibabaw ng nagbabagang uling, karaniwang nakapatong sa isang parilya o nakatuhog sa patpat ang karne at manok na ihawin. Pampito, pagtutusta o pagbubusa. Ito ay pagpapainit ng pagkain sa isang kawali hanggang ito ay mamula-mula at lumutong. Pangwalo, pagmamantika. Ito ay pagpapakulo sa taba ng karning baboy sa kaunting tubig hanggang sa mamula. Magsitsaron at lumabas ang mantika. Pangsyam, pagpapasingaw. Ito ay pagluluto ng pagkain sa bisa ng singaw ng kumukulong tubig. Pangsampo, pagprito. Ito ay paglubog ng isda, karne, manok, ukoy at lumpia sa mainit na mantika hanggang sa mamula at maluto ito. Panglabing isa, paghuhorno. Ito ay pagluluto sa loob ng isang horno o oven. Mga alituntunin sa paghahanda ng pagkain upang mapanatili ang sustansya, anyo at lasa. Una, ang mga gulay at prutas ay hugasan muna bago balatan o hiwain. Pangalawa, ang mga gulay tulad ng sayote, carrots at patatas ay balatan ng manipis. Tandaan na nasa balat ang mas maraming sustansya nito. Pangatlo, sa paglalagan ng gulay ay gumamit ng sapat na tubig lamang upang hindi masayang ang sustansyang taglay nito. Pangapat, alisan ng dumi tulad ng maliliit na bato ang bigas bago ito hugasan ng isa o dalawang beses lamang. Panglima, hugasan muna ang karne bago ito hiwain. Sa pagluluto, gumamit ng mababang temperatura, lalo na kung ito ay pinalalambot at upang mapanatili ang taglay na sustansya. Pang-anim, gumamit ng angkop na lutuan gaya ng kaserola na tama ang laki at lapat ang takip. Pampito, maging maayos at malinis sa lugar na pinaghahandaan ng mga lulutuing pagkain. Pangwalo, magluto lamang ng katamtamang dami ng pagkain. Iwasan ang paulit-ulit na pag-iinit ng mga tirang pagkain. Pangsyam, linisin ang mga kagamitang pangkusina bago gamitin.
Pangsampo, gumamit ng mga reseping subok na standardized upang makatiyak na mataas ang uri ng tinitindang pagkain. Okay, dito sa pagsasanay, hanapin ang tamang sagot sa inyong handouts. Makikita ang mga sagot nito sa inyong handouts. Okay, at ito ay tanggalin sa inyong handouts kung nandyan nakalagay. At ito ilagay sa worksheets. Itong pagsasanay A, pagsusulit B, at dito sa pagsusulit B pa rin. Yung isulat ang pagkakaiba ng mga sumusunod na gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. O ano yung pagkakaiba ng pagbabalat sa pagtatalop, paggiling at pagkukod, paghihiwa at pagtadtad, pag-iihaw at paghuhorno, paggigisa at pagsasangkotsa. Hanggang sa muli nating klase, mga bata, paalam!